Sabi na medyo. Oh, hindi na ba? Hindi na ba? Mamaya na mga pagkain dahil magsisimula na ang game number one. Let's enter the drafting phase. Ano kaya ang mga pwede nating abangan dito? Well, for Blacklist International yesterday, it is a type of draft wherein yung mga comfy heroes pa rin ni OMIV usually yung binaban against them. Pero I believe if they are up against Omega, it's not gonna be the same story. So, these are heroes most likely ni Kendra. So, 1-1 agad ang hindi ibibigay. So, possible makuha dito ng Blacklist and Julian and other heroes na usually na pa-priority pick or pinipilit na ma-open yung Beatrix. Mukhang ang pinipilit nilang i-open ang Beatrix pero sabi ng Omega, labanan ng sniper, hindi mangyayari yan dahil ibaban nilang Beatrix. And so far, Santi, sobrang ng dalawa agad ang ating gold lane dance. Puro gold lane agad ang tina-target. Let's see kung ano nga ba talaga ang mga susunod na tatanggalin dito ng both teams. Your team is for the side of Blacklist, Fanny, a respeto dito kay Ryzen sa kanyang mastering this hero. So kung mapapansin natin for Blacklist International, what they're trying to do is to ban out the heroes na yung mga Pikachu heroes na binabanggit natin. For Ryzen, nakita natin yung potential na kanyang Fanny during their MSC run. Now for Omega, it might be the same story for them. So pwede pa silang mag-ban dito ng mga tanky heroes naman like yung mga Esmeralda ni Edward. So possible for Omega din, Valentina, that is a nice ban. So Valentina, for sure, hindi na natin siya makikita dito sa laban natin. Mahirap. Yeah, and definitely. Tinanggal din ng Blacklist ang signature hero ni Renzo, the Showstopper. Tatanggalin ang Masha. Ano kaya magiging huling ban dito ng Omega considering na marami pang malakas na pick? Mukhang tatanggalin nila ang umuusbong na Faramis ngayong meta na to. Really curious for the first pick of Blacklist International. Ang daming open. There's a Julian. Pwede rin sila ditong kumuha na nga kagad ng rumor nila eh. Pero sa tingin ko, pwede... Feeling ko XP. XP, possible... Uy! Pryo! Wow, interesting! Pryo! Pryo! It's not everyday talaga nakikita natin Claude na first pick. Siguro mga previous season, but it shows na yung side dito ng Blacklist International, ayaw nila agad na magkaroon ng pangontra, kumbaga, kasi binanan nila yung possible hero ni Kelra. Kung magsusustain pa sila, usually, di ba, Claude, ang Claude pangontra yung, ng Omega against the sustain. Yun yung kumukuha kasi talaga eh. Talagang inuubos yung healing or yung sustain na meron yung kalaban. So, because of the AoE damage na meron yung Blazing Duet ng Claude, ito ang naging solusyon ng Blacklist International. Kunin natin yung Claude. Let's see kung ano isasagot nila. Kasi parang ito nga lang talaga yung barahang sinasagot ng Omega. Isa kasi ang Claude sa mga talagang pangontra ng ube. At kung sila na mismo yung kukuha ng Claude, napakaganda niyan. And speaking of napakaganda, Omega, kukunin si Esmeralda na isa sa pinakamalakas na XP laner in the current meta. Pati na rin ang Julian na napakagandang flex pick. Kaya for Julian, actually, Blacklist International, yung laban nila against Next Play Evos kahapon, totally na-counter din nila yung Julian pick. Ang magiging malaking factor na lang dito for Blacklist International is kung ano yung kukuhanin nila dito na hero for Oh My Venus. But I believe hindi nila agad yon na ilalabas kasi meron pa sila mga pwedeng bitaw like the Diki. So, and other heroes. Although may Esmeralda dito for the side of Omega. Possible makakita tayo ng double fighter setup for Omega kasi ginagawa din talaga nila yon. But the thumbs, flex possible. Pwedeng XP lane, pwede din jungler dahil ginagamit dito otherwise. Ayan na nga ang Diki. Ayan na, nilabas na ang Diki. Blacklist International, magsisecure sila ng isang flex pick na thumbs. At napakalakas din ito in the current meta. Kayang sumabay sa Esmeralda, kaya ding sumabay sa isang Julian kung magiging jungle matchup to. Ano kaya magiging response ng Smart Omega? Meron na silang XP lane at meron silang flex na pwede mong ilagay sa mid jungle. At iba pa, pwede na silang kumuha nga dito ng hero ni Kelra. Kasi feeling ko lang, itong last two bans ng Blacklist will be targeting Kelra if ever man na hindi pa sila mag-secure ng gold lane hero dito, yung mga marksman na pwede niyang i-pick. But the Diggy pick is definitely on point for Blacklist International. Ito yung pinakamagandang timing na kunin nila to. Kasi nga, kung hindi man nila to makukuha, possible din yung last two bans ng Omega, e-targetin na nga si OMIV. Oh, kumbaga parang nangyari kasi dito for the side of Blacklist International, kumuha na tayo ng hero na pwede pang counter sa lahat. Which is the Diggy. Now for the side of Omega, nakita nila yung naging draft ng Blacklist International kahapon kasi pinagsabay din nila yung Diggy and Natalia, having the Natalia as the hero for Wise. So more on kontrahan, based on the information na nilabas na dalawang teams kahapon,
But for Omega, this yung backshot dito might be, ito na yung hero na talaga ni Ryzen. Kasi mobility-wise, yes, mabilis ang backshot, pero kay ginagawa kasi ni Renzo ngayon, more on na type of hero na talagang nagpo-front. Although, nagpo-front din naman dito yung backshot. Nakita naman natin dito for the ban of Omega, parang nire-respeto lang yung possibility for a Natalia jungle. Yes. Tama, from the side of Blacklist. Dahil ni-reveal nga to ni Wise kahapon, nagulantang tayong lahat dahil meron silang Natalia jungle. But now, ano kaya ang mga matatanggal na heroes? Would this be a hero for Kelra? Yun nga ba yung mga tatanggalin nila? Since I'm really interested to see kung anong role ipapasok itong si ano eh, itong Julian ng Omega eh. Would this be a hero for the King, for KLVJ? Or ilalagay nila sa other lanes. Kasi nga, flex eh. Alam mo, nakakatuwang isipin na pwedeng mapunta kay KLVJ itong Julian na to. Dahil alam naman natin na isa sa mga magaling talagang mag-assassin si KLVJ sa mga, as in, Season 7, one of the lane gods of Philippines. At kung bibigyan mo ng isang Julian, for sure, pasok na pasok yan sa playstyle niya. Pero mukhang ngayon na nga, targeted na ang gold lane sa bans ng Blacklist International. Tatanggalin ang Irithel na nilabas ni Kelra during their MSC run. Very interesting dito yung sequencing ng drafting phase ni Coach Bonchan. Kasi imagine, akala mo, magta-transition na sila in a specific draft and banning wherein pakalat na. Kasi nag-ban na sila ng Fanny, nag-ban na sila ng Masha. Tapos biglang bumalik ulit sila dito sa hero for Kelra. So somehow for Blacklist International, they're forcing na yung magiging hero dito ni Kelra is a type of hero na yes, meron damage, pero not the usual heroes na ginagamit niya na pumipitek pagdating sa dulo ng game. So right now for Omega naman, they banned out this Eve since pwede nga din naman post-fight talaga ginagamit ang Diggy. So they are still lacking the burst for Blacklist International. Pwede pa mag-Sicilian, by the way. Now Omega, nakakuha sila ng Matilda, pwede yung pang-counter or pang-huli agad doon sa Claude. Now the Lunox talking about burst para dito sa side of Blacklist and the Akai. Grabe yung composition. Ang yung composition ng Blacklist International, medyo kailangan talaga ng pera ng isang Lunox at ng Claude. Pero sinabayan naman nila yun ng mga mumurahing hero katulad ng Akai at Thumbs na hindi naman masyado kailangan ng pera para gumana. Pero ito na yun, nabanggit natin yung Ling, napadaan lang naman. Pero mukhang yun ang magiging lock-in ng Omega bilang jungler nila this game. Now, for the lineup of our team, Smart Omega with the Ling. Possible we could see a type of Ling that goes for the split push para magkaroon ng space on the Ling, on the other lanes. Kasi di ba nakakita tayo ng ibang Ling na more on the team fight, but this time for Smart Omega, ito yung parang manggugulo, siya yung mandi-disrupt sa rotation. Naalala naman natin no, last season, medyo na papatingin tayo bakit ganun yung Ling ni Ryzen. Kakaiba yung playstyle, kumbaga magugulat ka na lang na nadi-disrupt niya talaga ang buong Land of Dawn with his playstyle. At babalik na nga tayo doon sa ating Ling ni Ryzen na nakilala natin nung Season 9. Here we go, game number 1, Blacklist International versus Smart Omega. Handa na ba ang crowd? Mga kabarangay at ang mga agents ay sumigaw na at mukhang handang-handa na para sa unang laban dito sa seryeng ito. We can see here both of the junglers. Mukhang nandun lang sa kanilang mga side. You can hear the fans screaming dito sa ating venue. Now we have Ryzen here securing the purple buff while si Wise naman ay kukuha ng kanyang orange. Nako, napaka init ng venue na to. Hindi dahil sa air conditioning, kundi sa mga sigaw ng tao, men. Sobrang lala ng energy ng crowd at napakasaya talaga para sa mga players natin. Pero pressure yan, Chantel. Ano kayang mangyayari dito? Actually, napaka-interesting dito ng match-up. We have Wise on the jungler. Gamit niya ang Akai. Para kay Ryzen naman, that is the Ling. Very critical kung paano sila gagamit at kailan nila ibibitaw yung kanilang mga ultimates because they could be direct counters for each other. For the Akai, pangontra na agad against the Ling. Same goes so with the Ling kapag ka nakaikot na ang isang Akai. But anyway, KLVJ,
on this Julian. So pwede pa rin niyang gawin yung usual assassin kill, BJ the King play, but for Blacklist International, again, this is OMIV with a Digi. Napakahirap para sa side ng Omega na hanapin kung saan manggagaling yung kanyang mga bunnies. Oh, napaka-interesting pala, no? Nagra-run ng no marksman composition ang Smart Omega ngayon with Kelra on that Esmeralda. At si Renjo naman ay ang nakaback siya. Nakita na natin to last season, pero makikita natin muli, Edward! Mukhang aabulin na nga, Tepes of BlazeBB, tawang dito Ryzen, nais niya sanang kunin for the vengeance. But Ryzen will take the first blood in this game. Ito ang kagandahan sa kanilang composition na may dalawa talaga silang sustain. Now the strategy here for Omega is to go for the XP lanes dahil usually they are expecting it to be a dead lane. Oh no! Oh. Kill BJ! Mukhang... Oh, makakatakas pa rin naman with the help of the sprint. Kalma lang. Pero ito, kalma lang tayo dahil ang turtle ay nag-spawn na rin. Sino kaya makakapag-secure nito? Blacklist International already trying to zone it out. To the turtle, marireset pa nga. Uy, ipit! Uy! Nakuha pa rin kahit naipit! Nice retribution coming from Ryzen, pero he will go down. Blacklist takes the kill. And ito yung bawi nila. Hahabulin nga ba dito ni Renjo si Wise? Hindi pa uuwiin. Oh my Venus will go down in the hands of Miko. Pero palitan pa rin talaga. Kung iisipin natin, halos pantay lang. Nakuha ng Omega dito yung turtle. Pero yung Blacklist, nakabawi naman ng kill. Nagkakapalitan lang tayo dito. Napakaganda na binagit na talagang pantay lang ang ating mga teams ngayon. Critical ang pagkapatay doon against Ryzen because this is a jungler we are talking about. But right now for Blacklist International, what's good about this is napakadali against the Claude. For the Claude against this Esmeralda, dahil mas mabilis siyang makakapag-clear na minion wave. Now for Omega, they have to loosen up a bit the things a bit dahil si Miko dito and even the other players ay nagkakaroon lang muna ng somehow triangular formation para hindi ma-disrupt yung rotation ni Ryzen dahil nakita natin kanina yung heavy spin ni Wise. At ngayon, sanay tayo no, na si Ryzen medyo nanggugulo lang. Pero ngayon nakikita natin siya with aggressive turret types katulad na lamang nung pinatay nila si Edward for the first blood at mukhang napapadaan na naman ang lane ni Ryzen. Dito si Edward, delikado! Nanakap dito ni KLVJ and ito na nga ang combo. 3v1 situation. Edward goes down. Si Wise dito nais bumawi pero Mamba out na kaagad ang Omega. Pagkatapos nilang kunin yung kailangan nila, alam nila kung ano yung tinatawag na disiplina. It is the same story. Kanina nakakuha ng kill ang Omega sa may bottom lane. They want to go for the XP lane dahil ang alam ng Blacklist usually, ang rotation ay nasa top lane. Mainit ang mga pangyayari ngayon. Brilliance burnt here for Haji. Napakagandang rotation mula sa barangay at magkakaroon na naman ng turtle 10 seconds from now. Ang plano ata ng barangay dito ay pahirapan si Edward. Nagkakaroon na tayo ng XP gap doon sa baba. 2 seconds from now, ito na ang turtle. Sino kaya ang unang makakasecure ng positioning around it? Miko will try and pull. Hahatake niya muna ng konti para sa bandang side nila yung turtle if ever man na may plano silang ituloy talaga. Sama-sama ang Blacklist as of the moment. Ohev already has the Demon Hunter Sword, so pwede siya mag-participate dito if ever man na tumuloy. Pero medyo malayo-layo siya. Agawa ng pagawang mangyayari. Wise here tries to pull them down. Renjo, medyo low. Kung ako babangga siya, hindi na makakatakas pa. At dito naman yung save kami sa OYB. Kaso nga lang, yung pagbaba na pagbaba ni Ryzen ay naabangan siya. Pero ang mangyayari lang naman doon ay 1-for-1 trade. Kelra will try and go in and Edward again goes down. A dive para sa kanila. Grabe yung pressure na ine-exert ng Omega ngayon sa XP lane ng Blacklist International. Pero dahil dyan, nakakapag-farm si Ohev dun sa taas. Yes, take note kanina, pababa na si Edward but they went, I mean si Ohev, but they went for the double laning. May the link in clear niya kanina. So mamaya, possible makita na natin si Kel 1 to be part of the team fight na Omega. Kailangan nila i-maximize yung pinapakita nilang aggression ngayon or else ito naman ang magiging masakit para sa kanila pag nagkaroon tayo ng bigger team fights. Right now, Miko has the dominance eye, so that is against three players of Blacklist, the Digi, Thams, and even Wise. Ako, medyo magiging mahirap ang late game for Blacklist International if mapilay agad ang kanilang XP lane. Pero ang kanilang shining star ngayon ay ito si Ohev na nakakapag-farm ng libre sa gold lane. Omega, nag-e-exert talaga sila ng napakatinding pressure kisa XP lane na si Edward. At pupunta naman tayo ngayon mid lane. May action game magaganap doon? Mukhang hindi na ata itutuloy pero kung mapapansin ka natin, si Ohev ang magiging
rason kung bakit mahihirapan ng Omega later on pagdating sa team fights kasi kailangan nilang isipin na anytime pwedeng mang-surpresa itong si OEB, lalo-lalo na naka-sprint pa siya. As to why kaya si Kelra din dito nag-build na rin ng Blade Armor, kasi ramdam na nila eh. Imagine 3 hits against Renshaw kanina, parang isang buong health bar yung naging damage doon ni Kelwan, so they really have to take note on that. At ang pinaka-pang-counter lang nila against that hero would be the Matilda specifically, dahil yung kanyang Circling Eagle ang pan-target doon. Now Ryzen has the Berserker's Fury. They really have to focus on taking down the objectives para later on, mahirapan at maging somehow conscious ang side ng Blacklist to go for a team fight. Oh, medyo delikado ang kanyang ginawa doon, pero mukhang nang kiliti lang naman ang Tore, may BMI naman palayo. 12 seconds bago lumabas ang last turtle of this game. At mukhang maganda ang pwesto ng Omega around that area dahil nakapag-push sila doon sa baba. Oo, ang ganda ng trading na lang na nangyayari if ever man na matuloy nila to. But wise, again, objective-wise, hindi niya talaga ibibigay to ng basta-basta. Tingnan natin yung mangyayari din sa Turtle Dance. Delikado! Pwesto Ryzen, but wise secure sa turtle. Ooh. May heavy spin siyang bibitawan, pero wala na sila may ipit. Ryzen tries to go back. Pero ito na nga, yung nakikita natin na control at pacing ng Blacklist. Even though na nalulugi sila, eh hindi sila natatakong mag-attempt na kumuha ng objective. Yeah, yung retribution talaga ni Wise ang nagpapanalo sa turtle fight na yon. Pero buti na lang ay nakatakas sila right after dahil handang-handang lumaban yung Omega dun eh. Kumbaga parang nangyayari ngayon at nakikita natin, it is a battle of masteries para sa ating dalawang teams. Napagandang heavy spin of bottom lane! Si Wise dito na nakakaptas may Falling Star Moon pa, pero may with din naman, habulin nila isa-isa, but Wise goes down. Si Aji naman ang habulin, kaso nga lang masakit yan. Kill VJ dito. Mapapop na yung Brilliant, so hindi na sila mag-a-attempt na pumalag pa. Pero take note, wala doon si Edward. So medyo kulang ang Blacklist, but definitely, that is a trade. Wise palit kay Renzo. Wise palit kay Renzo, at napaka-importante sana nun kung may malaking objective. Usually, gusto mong i-target ang jungler kapag may malaking objective, pero hindi sila nagkaroon ng magandang palitan doon. Napabili lang ng konting oras, at ito yun eh. Sino ba sa Blacklist o Omega yung gustong magpatagal ng laro na to? Actually, para dito sa side natin, Blacklist International talaga yung Blacklist International talaga kasi kailangan muna na magandang position for this plot to be effective. Kailangan nandun sa moment na hindi ready yung Omega sa team fight. Now for Omega, kaya medyo nagiging mabagal yung facing nila kanina. They are very aggressive kasi nandito na rin eh. Parang meron na rin vision yung side na Blacklist and yung damage din even for Haji. Hindi na ganun kadali para sa kanila na pumasok. Now for Blacklist, hindi na rin sila masyadong nagpapakita at meron na rin posibleng pangkulat or pwede magkaroon ng sacrificial na play. First Lord of the game about to spawn 5 seconds from now. Alam mo naman na kung anong pwedeng mangyari dyan. It's Omega versus Blacklist. Napakaganda ng mga pwestuhan around objectives. Parehas veterano, parehas matulis sa pagpuesto. Tingnan natin kung sino nga ba ang makakalamang. Bago tayo umabot sa point na to, nakita natin na gamit dito ni Kelra yung Falling Star Moon niya. Hindi natin alam kung alam ng Blacklist yon. At kung ganun man, pwede lang i-force out yung pag-take dito ng Lord mismo. Kasi on cooldown pa eh, pwede silang humabol. Pero again, with the playstyle of Ryzen, nagki-clear pa rin siya doon ng wave sa may bandang itaas para nga may espasyo sila dito pagdating sa teamfight. Yes, actually for Omega din dito, mahirap pumasok sa kanila by the way pagdating sa teamfight dahil ang gamit ni Kelra dito is more on a hero na hindi natin usually nagagamit. So kailangan muna nilang makuha or mahanap yung position ni Oheb para talaga sila mag-lock in for a teamfight. Ito na naman yung battle of the pushes sa pinakamalaking objectives. Parang medyo nostalgic pa nakikita natin yung mga players natin ngayon. This has been the story kapag ka itong dalawa yung naglalaban. 10 minutes, imagine 3-6, parang 9 kills pa lang yung total game. Pero napakalapit ng gold. Now for Renzo, he really has to give vision for Omega. At ang kailangan mahanap lang ay si Oheb. Ang mga mahahabang sayaw sa Lord area, ito ang lagi nating nakikita sa serye ng Omega at Blacklist. 3/4 HP dito sa Lord, pero alam mong hindi pa yan matutuloy dahil psycho lang pala, Omega kumuha ng Tore na isa. Ito nga talaga ang kanilang target. Kuha muna ng Tore, yung Lord i-reset lang ng i-reset. Tapos mag-abang ng perfect moment kung kailan papalag. Kelra dito goes in with a Falling Star Moon. Pero masusustain pa rin to ni Edward under the turret. So now waiting game ulit. Si Miko, pinapatunog niya lang ulit dito yung Lord. I-reset dito ni Oheb.
So, wala talagang nagtatangkang tumuloy eh. Wala ditong naiinip. Patient na patient ang ating mga teams. Actually kasi para sa Omega, hindi din nila pwedeng basta-basang iwan yung Lord kasi meron ang Claude yung side ng Blacklist kasi pa nag-force sila dito ng kill sa may specific lane. Kasi merong bawal. Ay, muntika na. But anyway, going back, bawal mo talagang bastang bitawan yung isang lane because each team has the capacity to secure that Lord. Pero for Blacklist International, this is a marksman that we are talking about. Napakabilis, may BMI out pa. So for Omega, they really have to somehow kill a specific person against Blacklist. At kailangan din talaga ng Omega makuha itong Lord na to dahil ang kahirapan ng no marksman composition ay kahinaan sa Siege. They need to win this Lord fight or even wipe out Blacklist, but Blacklist International, they are trying their best to group up ultimate bonding experience at its best. Lima laban sa liba ang mangyayari dito sa Lord Dance. Kalahati na ang buhay, pwede lang itong pasukin. But Omega, wala sila ditong panghuli kay Kiel 1. Si Oheb talaga dito ang X-Factor ng Black. At wala papasok sila! At si Oheb itutubo na! Omega takes the lead here with that pickoff. Haji goes down at lilipad na si Biko with a circling eagle. Si Edward Gayore papalagda sa limang miyembro. Kakayanin niya nga ba? May Vengeance pa siyang binitawan. Pero hindi! That is a triple kill para kay Ryzen. This opens up for Barangay Omega at to secure this Lord. A 3-4 non-trade para sa Omega at mukhang masesecure na nga nila ang Lord Sandy. Sabi natin, kailangan lang nila makita si Kiel 1 and that was the moment for Omega to kill and take the Lord against Blacklist International. 12 minutes, almost 13. Grabe ang intense na pinapakita dito ng ating dalawang teams. Now, Blacklist International, it would be difficult for them to clear or actually defend the other lanes dahil patalon or padive ang mga players ng Omega. 6-1-2 para kay Ryzen. 8 out of 9 kills ng Omega ay nahawakan ng jungler. Mukhang nagiinit ang kamay ng Ling na tinawag natin panggulo lang last season pero mukhang ngayon siya na ang pumapatay. Metang meta na nga talaga at mukhang nagagamit ng Omega ng tama yung mga heroes na pinili nila in this matchup. Si Oheb nga talaga ang kailangan protektahan ng Blacklist sa ngayon kasi siya talaga yung pupunit dito sa Omega if ever man na makapwesto siya ng maganda. Pero yung Omega, ine-expect na yun. So kailangan din maging maingat ni Oheb kasi hahanapin at hahanapin siya. Oh, pero teka lang ha, habang hinihintay natin yan, mag-awesome value prediction kayo dahil may team fight na naman tayo! Si YZ napapapta ng kanyang heavy spin so now merong kolang Omega na pwede nilang pasukin dahil wala nang ang pagtakas. Pero andito lang nga si Omega saving wise. Kaso nga lang mapapatumba ay si Renjo. May bawi sila kaso nabasagan sila ng Torres sa may butang kitaas. But that is a nice defense coming in from Blacklist International. Masyadong napaghulong si Renjo doon kaya hindi siya nakahingi ng tulong sa Omega. Chantel, nawalan sila ng isa pero nawala naman ng inhibitor turret ang Blacklist. El Clasico na galawan para sa ating dalawang teams. Blacklist International, kailangan nilang depensahan pa ang natitira na lang mga Torres. Now for Omega, hindi din nila gugustuhin na mag-overdive doon sa positioning ng Blacklist International. Again, nasabi natin, AOE na ultimate. At speaking of defensa, hindi magpapakita ng katakutan dito ang Blacklist dahil umaangat pa rin sila sa pwesto ng Omega. Sobrang tapang nila sa ngayon na kung tutuusin sila yung lugi pagdating doon sa mga Torres, pero papalag sila sa medley. Matatalian din si Kelra, bibigyan niya ba? Pero mukhang makakadulas siya doon sa heavy spin na meron. Kaso nga lang si Ryzen nakapwesto dito sa may madalikuran. Anytime pwede niyang talunan. Dalawa ang tatamaan pero brilliance lang ipopop ni Haji upang makatakas. Itutuloy nga ba lahat? Si Ryzen medyo delikado pero may Tempest of Blades pa naman upang makatakas. Double knockout coming from KLVJ but Blacklist. At yung Omega, walang patayan na magaganap. Again, kilitian na naman pero sobrang haba. Calculated Asim ang tawag doon. Konti na lang, munti ka na mamatay si Ryzen. Pero sabi niya, teka, teka lang, meron akong Tempest of Blades. Para sabi niya rin dito, meron pa akong pandash. Teka lang, itatry ko lang, baka mamatay ako. But anyway, again, for Blacklist International, even Omega, hindi mo mararamdaman na may halong takot. Imagine mo, Blacklist International, nasiraan sila ng inhibitor turret, pero sila pa ang nagtry na kumuha ng objective against Omega. Now, Omega, they know that they are ahead in terms of positioning, actually taking the objectives. Yung minion wave nila dito mas naka-flow, kailangan nilang i-secure daw because for Blacklist, mas mabilis sila makakapag-clear na minion wave because of this marksman.
first Luminous Lord of the game. Napaka-importante nito at mukhang magkakaroon pa ng Ice Queen 1 si Kel na makakadikit siya mas lalo sa mga kupunan ng Blacklist International. 3/4 HP dito patas Lord Santi nangangalahati na pero hinihila lang ng Blacklist. Alam mo naman na to, nagpapastuan lang pala. Oh. Hindi nila mananakap dito si Haji because of the brilliance pero nakabang si Ryzen for the jump. Andito rin naman si Rejo, mababangga niya right after the top killing. Katuhan ang mababatubo si Ryzen, Blacklist International. Nawa sa lead, may ipit pa yung isa at mukhang si Kel Rama mauhuli nila. Blacklist na ngayon ang nagwawala. Andito na si Ohev at siya ay mapapasigaw ng Kel 1. Blacklist International, buhay pa sila. Kumpletong-kumpleto abang si Kel, VJ at Miku ay tumatakbo na pauwi sa kanika nilang mga base. Blacklist International with a turnaround play at dahil doon sa turnaround play na yon ay napauwi nila ang mga side ng Omega. Ang barangay ay masusurrender ang Lord na to, ang pinakaunang Luminous Lord of the game. At ito na nga ang sinasabi natin, nag-iingay na rin ang mga agents. Nako po, Blacklist International with that Lord secure. Galing pinagit natin, mabilis lang para sa kanila na kumuha ng objective. Now, for the side of Omega, they have to defend this. The only burst that they have is coming from this Julian. So this is not a type of burst na talagang magugustuhin mo na mapang-clear ng minion wave. Now the Lord is marching in. Kailangan dito for Blacklist magandang pasok ulit para kay Kel 1 as the inhibitor turret is down. Basag na nga nila yung inhibitor turret sa pagbitang kita. May ipit pa yung dalawa pero magbe-base lock na ang Blacklist. Look at Kel 1! Pauli nga lang. Kaso nga lang dito na rin yung save. Point na to win. Mukhang mapapatras sila isa-isa pero papasok naman parang pila-pila lang. Right pero Ryzen with a jump. Tempest of Blades. Palo! Andun na nga yung damage na inaantay nila. Pero si Aji hindi bibitaw. Bawi pa rin talaga. Tuloy-tuloy lang ang pagbitaw. At yung Blacklist International na naman ang kukuha ng kalabangan. And this might be it. Game 1 pa lang and nabaliktad na ng Blacklist International. Woo! Hear the crowd. This is MPL Season 10. The highlight match of week number 1 at game 1 pa lang yan, mga kapatid. Again, this is a battle of mastery of skills. Blacklist International holding their base, holding everything out, and eventually winning the game against Omega. Grabe, no? Itong laban na to, game 1 pa lang, sobrang action-packed na. Close game from early to mid-game. Pero dahil sa isang napakagandang counterplay mula sa Blacklist International, nabaliktad nila. Napakaganda ng early game na pinakita ng Omega with constant rotations to Edward. At yun nga, anong nangyari doon?